there is no debt from Brandon although here because it's so cold. Yeah. Okay, I'm not feeling comfortable. Can you please turn that off? What's that? Can you please turn that off? I'm not feeling comfortable. Yeah. Okay. Yeah. Thank you very much. Yeah. All right, so guys, I'm just gonna come back here to grab a coffee, but first I have to put the def in my truck before it goes direct. Ayan guys, dito tayo. Dito tayo bibili ng def para dito sa ating ating unit, kasi nakita niyo yan guys. Talagang empty na. Meron pang warning notification doon, no? Nakikita nyo. Ayan guys, magandang gabi sa ating lahat. Andito tayo ngayon sa may Shell, dito sa may lagpas lang ng Portage La Prairie. Meron akong malaking problema sa truck. Muntik maubos yung kanyang DEF. Wow! Lumabas ako kahapon, or I mean nung nakaraang araw, Monday, isang ikot lang from Winnipeg to Calgary. Itong DEF ko noon wala nang laman. Yung diesel exhaust fluid. Wow! Wala nang siyang laman noon. Dahil sa tindi ng lamig, yung mga gasolinahan nagkakaubusan ng DEF. Napro-prosen yung kanilang DEF. Ngayon, bumili ako ng dalawang DEF gallon dito sa heading lane nung bago umalis. Ikinarga ko sa truck natin. Ngayon, pagdating ko ng Moose Jaw, bumili ulit ako ng dalawa, ikinarga ko ulit. Kasi yung kanilang pump, hindi rin available ang kanilang DEF. Kasi nga, yung klima natin is ang tindi ng lamig, sobrang lamig ngayon. Nang dumating ako ng Calgary, bumili ulit ako ng dalawa kasi yun nga, wala rin, no? Hindi rin available yung panilang DEF doon sa pump, kaya bumili ako. Tapos isang ikot kasi may load na ako pabalik doon, at bumili ulit ako ng dalawa sa may dito sa may Medicine Hat. Ikinarga ko siya kinarga ko ulit, tapos isa dito sa may Balgone, dito sa may Flying J rito ng isang galon. And pagdating natin dito sa may Brandon, nagsisimula na siyang mag-derate. Kumbaga yung speed niya, nakakross ako ng 100, yung speed niya is nasa 80 lang kasi nga humihina siya gawa nga ng paubos yung DEF niya, yung diesel exhaust fluid niya. Para po sa mga kasama natin, mga truck drivers sa Pilipinas o ibang bansa, hindi ko alam kung anong mangyayari sa truck kung maubusan ng DEF, kasi ang alam ko magdi-derate, no? Ayan, kung makikita nyo guys, no? Ayan, power reduce due to low of DEF refill with diesel exhaust fluid. Ayan, no? Sagad na wala na siya. Huwag nyo na lang pansin yung ABS ko kasi may problema na siya. Pauwi naman na ako, kaya hindi ko na sinabi sa kanilang ayusin nila yan, kasi magkakaroon pa ng problema yung pag-uwi. Papauwi na nga tayo. Ayan, sinabihan ko sila na baka hindi ko maihatid yung itong load natin doon sa Cisco, kasi i-deliver ko sana doon or i-drop ko doon yung ating itong trailer lines, bobtail na ako pauwi kasi nga nagsisimula ng mag-derate yung ating truck. Sabi ko doon sa shop namin, kako, kung gusto mong huminto ako, punta nyo ako rito para magdala ng DEF, kasi wala talaga akong DEF. Kasi yung huli kong binili, kako, ayan, kung nakikita nyo yung dalawang galon na binili ko, na nailagay ko na rin, empty na rin yung mga yan, mga kaibigan, wala nang laman yung mga yan. Ayan,
inaikarga ko na at sinabi ko doon sa shop namin na kung gusto nyong hindi masira yung truck ako, ihinto ko tapos punta nyo ako rito para ma-rescue. Kaso naman, hindi naman nila ako marirescue kaya hindi na ako minto. Kaya ang sabi ko sa kanila, tawagan ko na lang kayo kung sakali mga huminto na yung truck at hindi na talaga gagana. Kasi sabi ko sa kanila kung gusto nila ako huminto Yeah, sabi naman nila sa akin wala naman akong magagawa, sabi nila So, bali wala naman akong magagawa rin kako, kundi magpatuloy lang din naman ako mag-drive upang sa ganun kung saan ako abutin baka sakali kako na umabot ako sa isang location na mayroon silang DEF at bibili ako. Kahit gamitin ko na lang muna yung sarili kong pera tapos i-reinverse na lang. Kasi ayoko rin naman may mangyari dito sa truck na to kasi, you know, owner operator din naman lang tayo, ayaw ko rin naman mapabayaan yung ganyan, yung unit. At saka, isa pa, no guys, syempre, kapag matingga tayo sa daan, magkaabire na naman, hindi ba, maano naman yung pag-uwi. Kasi kumbaga sa ano, isang oras o isang kalating oras na lang yung mula dito sa location ko, papunta dun sa bahay Kaya naman, dito kanina, sa store na to, tumawag ako sa kanila. Sinabi ko kung mayroon silang DF. At sabi naman nila sa akin, mayroon daw available sa loob ng store na DF. Kaya pupunta ako, bibili ako kahit na dalawa, ilalagay natin. Since wala namang laman na yan. Kaya pupuntahan ko, kaya samahan nyo ako at bibili tayo. Taikarga natin at baka mamaya kung ano pang mangyari sa truck, mas malaki pang aberya. Kaya guys, samahan nyo ako. Magmas lang tayo kasi mahirap na para sa safety rin ng isa yun, lamig. Woo! Wow. Snacks, sabi niya. Hey, hello. Yeah, how you doing, man? Pardon? How you doing? Do you have a DEF? I'm looking for a DEF. Finally you have DEF. Yeah. I've been in my camera. I'm doing some kind of a vlog for a truck driver. So, is that okay to open? Yeah, no worries. It's just a camera, some kind of a, so that it publish also your thing here. Wow. Yeah, so basically, there is no debt from Brandon all the way here because it's so cold. Yeah. I'm not feeling comfortable. Can you please turn that off? What's that? Can you please turn that off? I'm not feeling comfortable. Yeah. Okay. Thank you very much. Yeah. Doing the video there. So, just a sec, before turning it off. Uh-huh. Like, what are you making videos every time? For the vlog? All the time? Yeah, so basically, the purpose of my vlog is doing or giving some kind of a tips and idea to the fellow people there that they want to be a truck driver. Everything. Yeah, so this guy here, our friend here, because we are here in Shell, he doesn't want to be in a camera, so I just gonna respect he's saying, but he can speak, right? Yeah. So what do you want me to? I'm offering you a cup of coffee. Go and have some. Oh, okay. Yeah, I'll come back. I put first those two in my truck, and then I'll come back. Is that free? Yeah, it's from my side. Oh, okay. Yeah, thank you, man. All right. So, guys, I'm just gonna come back here to grab a coffee. But first, I have to put the DEF in my truck before it goes direct. Right.
Alright, buddy, I'll come back, okay? Yeah, sure. Yep, alright there. Have a good night, buddy. Yeah. Mga kaibigan, respeto rin na lang natin siya kasi ayaw niya, nahihiya siya. Ganyan talaga. Tulad nga ng sinabi ko, kapag ka may camera ka, itinas mo yung camera mo at ayaw nilang pakuhaan, ay huwag natin pilitin. Pero ngayon naman, bandang huli, medyo nagpakuha lang siya ng konti kasi nagtanong kung ano daw ang purpose ng ginagawa ko. Sabi ko, para makapagbigay ng tips at idea sa mga kasamahan nating mga truck driver dyan o yung mga nagnanais na maging truck driver. And sabi ko, lahat param nila yung ginagawa ng isang isang nabiyahe, isang truck driver. Yan. Whew, ang lamig guys. Nagkakaubusan dahil na sobrang lamig. Mang best na ako nagkarga ng DEF ngayong araw na to sa galon. Yeah. Yeah. Lamig mga kaibigan. Buti itong mayroong ganitong klase ng ganito. Madali lang. Kasi kung wala ito, ako po, mangyayari niyan. Kailan pa kaya matatapos may lagay? Guys, ang lamig ah. Sobrang lamig. Isang reason kung bakit hindi ko kayo ini-encourage na pumunta ng Canada, pero isang reason ito na isang pangit na sitwasyon sa Canada yung itong lamig. Ilagay ko na rin itong isa para minsanan. Or tsaka na. Kasi sobrang lamig. Minus 27 yata to. Meron din naman akong gloves kaso hindi ko ginamit to kasi makapal, masyado malaki itong gloves na to. Hindi siya yeah. Saka muna. Hindi ko mahawa ka maayos yung mga bagay-bagay. Yan. Balik tayo ron. Kuha tayo ng kape. Okay lang daw yan sa kanya. Alright man, I'm just gonna grab some coffee, okay? Okay, I'm not looking at you. I'm not looking at you. Salamat ako sa kanya kasi sabi niya, ito na lang, maliit. Baka hindi ako makatulog guys. This one here? Yeah. Thank you man. Oh, pilot house. Oops. Masobran pa. Oho. Tapos natin ang dalawang cream. Sobrang lamig, kailangan natin ito mga kaibigan. Wala doon sa Calgary all the way here. Ang temperature hindi bumaba ng 25. Sobra. Grabe. Tama na yung tatlo.
kumasuran nila. Tapos, isang sugar lang. Tsaka isang itong manipis. Tama na. Masyadong matamis. Mahirap din sobrang matamis. Garbage nila, ito. Alright, buddy, thank you. You're welcome, buddy. Yep, you too, man. Yeah! Thank you. Ayan mga kaibigan, nandito. Nandito na tayo. Sa labas, sobrang lamig. At pabalik na tayo sa truck. Mayroon na rin tayo pating kape. Woo! Ang lamig. Ayan guys, andito na ako sa loob. Itong ating camera, yung ilaw niya, hindi kaya yung lamig sa labas eh. Natutos eh. Namamatay. Inuulit ko ulit mga kaibigan, no? Ito yung isang hindi maganda, no? Sa lugar na to, sa Canada. Sabihin natin, maganda nga ang Canada. Pero ito ang hindi maganda sa kanya, yung weather niya ay sobrang pangit. Yan. Hindi naman sa ini-encourage ko kayo na kaya pinanghihinaan ko kayo ng loob na pumunta rito, pero yun yung totoo kasi nandito nga tayo. Yung Canada, yung weather niya is talagang matindi ang lamig. Yan. Pero masasanay din naman kayo siguro pagka nandito kayo katulad namin, syempre. Ano? Ayan kayo, paano no? Lagyan ko ng konti. Aasa na siguro 'yon hanggang doon sa pag-uwi natin, makarating tayo doon sa ating sa ating paruruan. Kaya naman guys, maraming salamat ulit no sa inyong walang sawang pagsuporta sa mga video vlog nila kay. Hanggang sa muli nating pagkikita. At gustong sabihin din yung title ng aking ang aking mga videos, ilalagay ko na lang yung part or episode episode 1, episode 2 or etc. doon sa pinakahuli, para sa ganun hindi yung unang sa title na ibubungad yung part or episode. Alright you guys, ingat kayo dyan lagi, stay warm and happy new year, God bless us all, peace up, bye. Lakay, Pinoy Tracker.